Yellow face, pwede pala, posible pala. Tara, pag-usapan natin mga kaibon. 3, 2, 1. Ibon at ibon pa! Hi mga kaibon, welcome po ulit sa Ibon Natin Mo Pa. Ngayong araw na ito mga kaibon, i-discuss natin tungkol sa pinakasikat na ibon ngayon, which is yung yellow face. Kasi may mga nakikita ako online at may nagtatanong kung posible po ba na makapagpalabas tayo ng yellow face na gamit natin is yung local lang na materyales. Pero bago natin i-discuss yan mga kaibon, shout out muna po sa mga sumusuporta at mga kaibon natin. Okay mga kaibon, shout out po kay Ron Regidor, John Carlo Vargas, Ronald Cabarles, Christopher Cruz, Elmer Mendoza, Welmar Rivera, Careful Mini Avery from Valenzuela, Edwin Salvador, Michael Bernardo, Reynaldo Kaakoy ng Alabang, Edwin Salvador, Francis Carvajal at sa mga FUBU Riders Club ng Pampanga at Kaibon Emmanuel Banastas. Salamat po sa suporta mga kaibon. Ngayon, i-discuss na natin yung nakita nating katanungan online kung posible ba na makapagpalabas tayo ng yellow face gamit ang materyales lang natin dito sa Pilipinas. Bago ko sagutin yun mga kaibon, gusto kong sabihin na ginawa ko tong video na to kasi gusto kong makatulong sa mga mag-iibon natin na mga small time breeder lang katulad namin na gusto rin magkaroon ng yellow face pero hindi kaya ng budget. Kaya ngayon mga kaibon, i-discuss natin kung posible nga ba makapagpalabas ng yellow face gamit lang ang materyales natin dito sa Pilipinas. Kasi yung yellow face po galing Australia, di ba? Ang opinion po namin doon mga kaibon, personally yung opinion ko po doon is posible po. Ba't po namin nasabing posible o ba't ko po nasabing posible? Kung maaalala nyo mo po kay mga kaibon, nakapagpalabas ang isang breeder ng half cider. Sa palagay nyo po ba mga kaibon, gumamit alam niya na ang dalawang ibon na to makapagbuga ng half cider? Definitely po hindi, di ba? Hindi niya po alam kung anong ibubuga ng dalawang ibon na to at nagulat siya ang half cider pala. Kaya ibig sabihin po, yun po, dun po papasok ang hiwaga ng pag-iibon. Dun po papasok na may swerte, you know, ang pag-iibon. Kung blessed ka sa pag-iibon, dun yun papasok mga kaibon. Kaya mga kaibon, i-discuss na natin ang question na kung posible ba talaga makapagpalabas ng yellow face dito sa Pilipinas. Ngayon mga kaibon, unahin natin yung mode of inheritance ng yellow face para may unting background tayo. Sa research ko mga kaibon, ang Australian yellow face po, ang mode of inheritance po nun is incomplete dominant, recessive green dominant over blue. Medyo madugudugo siya if newbie ka at kahit veterano ka na. Pero for me, pag sinabing recessive po, kung gusto mo makapagpalabas ng kulay na ganito, kailangan po yung dalawang, yung parents niya, may dugo ng kulay na nun para makapagpalabas ka. At pag sinabing dominant po, katulad ng mga single factor or double factor, kahit isang parents lang po meron na ang kulay na yon, makapagpalabas po kayo talaga nun. Yun lang po, ganun lang po kasimple nun. Huwag na nating gawing komplikado. At sinabi ko nga kanina, naniniwala kami na makapagpalabas tayo ng yellow face gamit ang local materials na natin dito sa Pilipinas.
Kasi po mga kaibon, tingnan nyo po to. May dalawa po tayong cage dito sa harap. Ito po yung initest breed namin. At sa kabila naman po, ito po yung tinatawag nila mga Ticino at saka Pastel. Okay. Ngayon, kung nakita nyo yung video sa YouTube din ng isang breeder sa Australia, napakaklaro po ng sinabi niya na yung pinanggalingan ng yellow face niya, ang parents noon is may dugong Lutino yellow face at may dugong Pastelino. Kaya kung may mga Pastel po kayo dyan na ibon, I suggest tago nyo muna kasi baka yan po yung mga susi. kung makikita nyo po ngayon mga kaibon, yung isang cage na to, itong cage na to mga kaibon, gaya ng sinabi ko, initest breed na namin to mga kaibon. Nakadalawang salang na po to. Ano pong ibig sabihin po nun mga kaibon? Yung parents po nito, yung dalawang parisan, ito po may anak, nagkaanak sila, at yung anak nila, ito na po, yung parisan na yon. Kaya kung makikita nyo mga kaibon, yung dalawang ibon na to, nung baby pa to, nung mga inakay pa sila, akala ko Pastel to o Ticino to o Yellow Bulls to, kasi yellow po yan yung buong katawan niya. Pero ngayon kung makikita nyo mga kaibon, green na yan, may mga green na yan, hindi pa naglulugon. Ibig sabihin, pag naglugon niya ng todo, baka maging green na talaga ang kulay niyan. Pero syempre hindi pa to yung finished product natin. Kasi bago sa kanila, may dalawa pa tayo dong parisan na nakasala ngayon. Yun po yung titingnan natin, yung finished product nun. Kaya sabi ko, mahirap talaga magpalabas ng mga bagong mutation. Kaya kailangan talaga pinag-aaralan at kailangan talaga ng application, i-apply natin para mapatunayan natin. Kasi ang mga ibon na to mga kaibon, sa gaya sa sinabi ko, nakadalawang salang na to eh. Kaya kung tingnan nyo po yung kulay nito, green na, iba na kumpara sa mga sa katabi niya. Kung titingnan nyo to mga kaibon, yung kulay nito iba na sa mga ibon sa katabi nila, di ba? At kung magiging successful po yung binibreed natin doon sa maliit na aviary natin, yung mga subscriber po natin, kayo po ang unang makakalam ng mutation na gamit natin. Kasi ngayon hindi ko pa masasabi kung ano ang mga karga ng ibon na ginamit natin, kasi ayokong magbigay ng maling impormasyon. Gusto ko may finished product na, at kung hindi man tayo maging successful, sasabihin ko rin sa inyo. Kaya ibig sabihin may part 2 to yung video na to, kasi kung titingnan yung kulay nila, may green na eh, buo-buo na yung green eh. Kumpara mo po dito sa kabila, ito may Pastel po tayo, ito Ticino, ito po Ticino Opaline. Ang kulay po nila, pag tinabi nyo po, pagtabihin natin, magkaiba po, magkaibang, diba? Nakikita nyo naman mga kaibon yung difference ng mga kulay nila, magkaiba po yan, sobrang magkaiba. Kaya ang sagot po sa katanungan na kung posible po bang makapagpalabas tayo ng yellow face gamit ang local materials natin dito sa Pilipinas, ang sagot po ay yes po, posible po, wala pong imposible hanggat nangangarap tayo mga kaibon, hanggat nagsisipag tayo, hanggat nagdarasal tayo, wala pong imposible. Kaya pag nakapagpalabas po tayo dyan mga kaibon, kaya sagaya sa sinabi ko kanina, yung mga subscriber ko po, subscriber natin, kayo po ang unang makakalam kung ano ang mutation na ginamit namin para makapagpalabas ng locally made na yellow face. At
pwede pa tayong magparapol para sa inyo. Para matuwa ang lahat. Kaya mga kaibon, subscribe na po kayo sa Ibon at Iba Pa. Hintay po tayo sa part 2 nito. Itingnan natin kung ano ang may papalabas natin. Comment kayo down below mga kaibon kung ano pa yung mga gusto nyong i-discuss at yung parapol natin malapit na. God bless po sa lahat mga kaibon. Sana nagustuhan nyo yung video na to. Bye bye mga kaibon.